Magandang araw po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. At ganun po naman sa aking mga kabayan na sa labas ng ating bansa upang makapagtrabaho at matulungan ng kanya-kanya nating pamilya. At batid ko po mga kabayan ang inyong pangungulila dahil nga sa naiwan ninyong pamilya dito sa Pilipinas upang makapagtrabaho. Subalit, isa lamang po ang masasabi ko na walang problema na hindi lumilipas at walang gabi na hindi dumarating ang bagong umaga at puputok ang bukang liwayway na may dalang bagong pag-asa. So sa iyo po, magandang araw at kumusta po kayo? Once again, this is Islas Pilipinas Channel na nagtatampok ng mga balita noon at ngayon. At ngayon mga kabayan, atin pong panoorin ang panayam kay PBM upang makapulo tayo ng kunting kaalaman sa pamilyang Marcos, ang dating presidente ng Republika ng Pilipinas. Meron bang time na nawawala din ang pagkaseryoso ni sa President Marcos at meron ding parang playtime ika nga na with you and with the siyempre, pagka kami-kami, actually, nangyayari kung minsan nakikinig lang siya sa atin, natawanan lang kami dahil siguro, comic relief siguro kami dahil siyempre seryoso lahat ng mga... Ginagaya-gaya niyo rin ba siya? Ganun? Yung mga ganun din pang si pagkakata? Father ko, hindi... Well, nagagaya ko. Siyempre, hindi na namin ginagawa. Unang-una, hindi naman counted yung akin. Pareho yung boses namin. So, hindi nang kailangan nagayahin. Kaya kung minsan, pag nagsasalita, nagtatalumpati ako, parang nakikita ko yung father mo. Kaya hindi naman siguro nakakataka-taka dahil siyang pinapanood ko nag-speech. So, habang nag-speech, siyempre, ang ganda mag-speech ito. Tinitignan ko yung mga tao. Talagang nakikinig na mabuti. So, wow! Sabi ko, kailangan yan ang dapat na pagsalita, pagtalumpate, yes, para yung tao ay nakikinig at interesado sa sinasabi mo. Kaya hindi ko conscious na ginagaya. Pero napagaya ako dahil siyempre siyang parang role model para role model sa maraming bagay, hindi lang sa pagsalita. Kaya nakikita yung mga ugali niya, yung mga galaw niya, tapos yung boses nga, pareho yung boses namin. So pati ba yung kanyang way of ano, sir? Kasi I heard na medyo healthy eating si sir, si President Marcos, na wala daw sawa sa dinding-ding. Kayo din ba, sir? Magulay din, hindi kayo masyad. Sa tawag daw niya sa mga meat at ano, pag kumakain si madam, poison, lason. Ayaw sabi niya, na, you're eating. Sabi ko, sarap-sarap ng kain mo. Sabi, you're eating poison. Talaga? Sabi ko, sarap-sarap ng kain namin. E, tapos sisirain mo, gagawin mong poison. Sabi niya, wala akong mga magkakasakit ka pagka ganyan, ng buti bata ka pa. Pero natuturing kami. At hanggang, parang kahit pa paano, na-absorb din namin. At lalo yung mga anak namin, hindi pwedeng tumayo sa mesa na hindi kumain ng maraming gulay. Ah, wow, ang galing. At yun ang ano, yung kain Ilocano. Yung napasa namin, tanong natin kay Simon mamaya. Napasa namin yun sa mga anak namin. At mga health conscious, lagi lahat nag-exercise, lahat maingat sa pagkain, as much as possible. So, siyempre, nung... Dad naman, pati ba naman yan? Panay reklamo namin. Nagko-complain din, siyempre, sir. Siyempre, kaya hanggang ngayon, hindi ako kumakain ng dessert. Hindi ako kumakain ng matamis. Hindi kayo sweet tooth, walang, ever. Walang matamis doon sa bahay. Yung mother ko lang nandadaya. si madam lang. May nakatago siya ng mga anong cake. Anong particular sweet yung paborito ni madam? Ay, sir. Basta't matamis. Mahilig yun. Cake? May kumakain siya cake? Oo. Pinagbabawal siya ng father ko. Pero meron siya mga sikretong mga nakatago na... Pero si President Marcos, ever since, hindi rin mahilig sa matamis. Ayaw niya ng meat. Hindi, ganun mahilig siya matamis. Pero para sa kanya, hindi nga maganda sa katawan niya. Kung minsan, kukuha siya ng kaunti, pero kaunti lang. Kanin, sir? Makanin ka ba o hindi rin? Ako, matagal na ako hindi kumakain ng kanin. Hindi gano. As in, noon pa, sir? Very rare. Itong, ilang years na po? Nakasanayan ko ng kumain ng kaing Pilipino na walang kanin. Parang hirap yata. Halimbawa, sir, kare-kare. Ang hirap kumain ng kare-kare. Bakit lahat ng, pag sinasabi ko yan, lahat ng example ng Pilipino, paano mo kinakain yung kare-kare?
ginagawa mong kanin yung gulay. Pinaparami ko yung gulay. Eh kasi sir, kaya kare-kare example. Kasi sir, ang hirap kumain ng kare-kare na walang bagoong. So syempre, yung bagoong parang, naku, napakaalat, kailangan ng kanin. Masasarap sa kanin. Oh, so, ngay. Hindi ka nagbabagoong, sir? Hindi, nagbabagoong. Nagbabagoong kanin? No, sanayan lang yan. Okay, ha? Sanayan lang yan. Si President Marcos po, hindi rin siya makanin? Ay, hindi. Hindi rin. Aba, uso na pala noon ng keto diet? Kunti lang talaga ang... Ang kinakain lang talaga niya isda, gulay. Wow. Kain Ilocano talaga. Isda. So parang pesco ano yun eh, pesco vegetarian, parang something like that, no? So fish and vegetables. Well, eh. Wala pang pangalan noon, eh. Pero yun lang sabi niya, yun lang, hindi nagkakape, hindi umiinom. Hindi nagkakape, sir? Hindi umiinom ng kape, hindi umiinom ng alak, hindi walang... So walang... sa umaga, sir, anong pinakapang boost niya na, oh, umaga, ito yung ininom tayo kasi kape sa umaga. At sa kanya, sir, ano? Gatas? Wala, hindi naman, sabi niya, hindi naman niya kailangan. Pero matubig siya, sir. Hindi naman niya kailangan mag-boost, sabi niya. Dahil pagka gumigising yun, mga alas 4, alas 5 ng umaga. Morning person. So by the time mag-breakfast kami, alas 7, wala, gising na, marami na siyang nagawa. Oh. 8 o'clock, nasa, either nasa labas na siya o nasa opisina na siya sa palasyo. So, Very strict din ba siya, sir, sa kailangan may exercise tayo, ganyan, di sa ano, gigising tayo. Ang pagka... sinasalubong kami, pag una kaming halimbawa, nasa abroad kami o kung matagal kami hindi nagkikita, pagka nakita ka, ang tanong sa akin lagi, anong sport mo ngayon? Anong binabasa mo? Yun lang dalawa, lagi ang tanong. Anong binabasa mo? Opo. Kailangan may libro. Anong binabasa mong libro? Wow, opo. Oh, ito. Anong sport mo? During that time, anong sports mo? Sari-sari. Pero marami rin naman. Naglalaro ka na ng basketball nun, sir? Yan ang hindi ko natutunan. Basketball. So ano, sir? Football? Football. Football pa pwede pa ako. Pero basketball, kasi. Dahil sa UK, hindi sila nagbabasketball gano'n eh. Football talaga. Oh, football talaga. Tsaka lahat ng iba-ibang sport. Nag-judo ako, nag-squash ako, lahat. Archery, shooting, lahat na nasubukan ko. Kasi nga, yung aking ama, para sa kanya, hindi pwede yung naglalaro-laro. Kailangan sumasaba ka sa tournament. Ah, hindi lang basta sport mo lang yan. Hindi counted yung wala ka medalya, wala. Kailangan lumalabang ka. Wow. Kaya yun ang very healthy lifestyle talaga ang kanyang tinuturo, sir, no? Sa amin. Pero ang nakakatuwa doon, dahil nga noon, wala pa yung mga computer na yan, wala pa yung mga internet, talagang pagbabasa, yun talagang inuno sa inyo, no? Lahat kami, sabi nga ni father ko, sabi niya, eto lang yata ang pamilya nakita ko na masamang ugali yung pagbasa. Sabi, paano magiging masamang ugali? Sabi, hindi na kayo natutulog, hindi kayo kumakain, basta't nagbabasa, maganda yung libro. Tapos, yun ang mga hanggang ngayon, nakasanayan namin dahil sa ama ko, dahil sa mother ko. Pero sir, anong parenting style ni Madam Imelda na para sa inyo talagang tumatak ng husto? Parang hindi naman kami dinidisiplina ng mga magulang ko, tinuturuan lang kami. Siyempre, kung minsan naiinis sa mga ginagawa, huwag gagawin, napapagalitan kami. So, more verbal lang na nagsasawa. Hindi rin eh. By example, kasi ako yun ang naramdaman ko rin sa mga anak ko. Yung pinakamagandang turo, paraan na matutunan yung bata, yung nakikita yung ginagawa mo, gagayahin ka ng bata eh. So, ganun ang naging ano. Basta kung ano, masipag sila, magsisipag ka din, di ba? Makita mo na mabait sila sa tao. Mabait ka rin, matututo ka maging mabait. So, parang sa militar, wala akong iuutos sa inyo na hindi ako handang gawin ko na sarili ko. Yes. So, in other words, by example talaga ang leadership nila. Kaya ganun kami natuto. Magandang tip nga talaga yan, no, sir. Siyempre, lalo na sa atin din mga magulang na kailangan din nakikita sa atin talaga. Pinaka magandang paraan na turuan ng bata. Para sa akin, ha, my experience, is by example. By example, oo. Yun ang kung may parenting style, yan, isa pang ano yun, wala pa naman wala pang tawag ng parenting style. Pero kung meron sila man parenting style, ang aking magulang, it's always to show by example. Mm-hmm. Pagsasabihan ka, huwag mong gagawin yan, huwag mong ulitin yan, or something. Pero, ang talagang yung mga leksyon na naiwan sa akin, ang mga natutunan ko habang pinagmamasdan ko sila. Natatak talaga sa inyo. Oo, yun ang hanggang ngayon, ganun pa rin ang ugali ko dahil nga dyan sa yung pinagmamasdan ko sila. Ah, ganun pala ang batak mo dyan. Opo. Ganyan pala ang pagtrato sa tao. Ganyan pala ang pagtrabaho. Ganyan pala, lahat yun. Sir, pero pag-usapan naman natin, syempre, no, yung time na ikaw ay na-in-love na. Syempre, na-in-love sa yung, may bahay. Medyo kwento ko na ako ng konti dito, sir, sa mga hindi nakakalam. Syempre, open book na
rin talaga yung ano, pero para sa ating mga millennials din dyan, ano. So, saan ba kayo nagkakilala talaga? New York. Sa New York. Oo, oh, doon sa, nasa Hawaii kami. Opo. Lumipat ngayon kami lahat sa New York. Opo. Eh, si Lisa, yung wife ko, eh, doon nagtatrabaho, abogado siya sa New York. Ah, lawyer. So, eh, kaibigan niya yung isang abogado ko. Yung abogado namin, yung kaklase niya. Opo. So, binibisita niya yung kaibigan niya doon sa korte. Doon kami nagkakilala. Ayun na. So, ito ba medyo, paano ba manligaw ang Mr. Bongbong Marcos? Parang, syempre, parang sa tingin pa lang ni sir, nakakakilig na yun. Parang tingnan ka pa lang. Ano pa kaya kung talagang, kayo ba yung old school traditional na flowers, magregalo, or more on, paano ba sir, ang style ni Mr. Bongbong Marcos? Ay, hindi. Hindi ako nanliligaw. Si Lisa lang nanliligaw. Ay! Patay! Naku, ma'am! Alam mo na, ma'am, ha? Ma'am Lisa. Kayo daw nanligaw. Pero hindi, sir, meron ba mga ganon? May mga style din ba kayo? May pabulaklak din ba kayo? Siyempre. Pagka, siyempre, maghahanap ka pag teenager ka, bachelor ka, maghahanap ka ng paraan para magpakyut, di ba? Para magpakyut! Si Sir Bongbong! Siyempre, magpapakyut ka. Nanliligaw ka, di ba? Kailangan magpakyut ka ng gusto, di ba? Eh, yung face lang ni Sir, cute na mismo. Ay, paano ako, yun, sir? Nagbibigay ka? Hindi ka mabulaklak, sir. Hindi mabulaklak. Whatever it takes. Ano sabi nila? All is fair in love and war. Yes, sir. Kahit na ano. Uh-huh. Siyempre, kung you do the traditional things, di siyempre, maliligaw ka. Aakit ka, tawag pa, aakit ka ng ligaw. Oo nga eh. Mm. Bakit ba ganun ang naging term, sir? Para may hagdan. Laging may kasi hagdan. Kasi dati, di ba, maghaharana ka muna. So, pagka tinanggap ka, pa-aaketing ka. May dumating ka rin ba sa point na ganun, sir? Kinantahan mo rin si Ma'am Lisa? Na? Para lang magpakit sa kanya, nakantahan mo na rin ba? Ay, naku, lahat ng paraan na magpakit, ginawa ko para kay Lisa. Alam mo, hard to get yun si Lisa. Hindi, hindi nga, sir. So, medyo gano'ng kakatagal nagligaw kay Ma'am Lisa? Yung una namin pagkakilala, hindi naman ligawang ka agad eh. Kasi, basta nagkakilala kami. Tapos, babalik ako sa, ilang taon din yun eh. Pabalik-balik, pasok na ba sa... So, parang long-distance relationship? Hindi, walang relationship nga. Walang relationship. Nakikita kami, hello, ganun. Tapos, aalis na naman ako. Pupunta ako sa, babalik ako sa Hawaii. Punta ako sa San Francisco, siya nasa New York. So, pasulput-sulput lang. Hindi yung steady na araw-araw kayo nagkikita o every weekend kayo naglalabas kayo, magde-date. Walang masyadong gano'n. So, until kailan yung ano, sir? Talagang eto na, steady na. Tignan mo na lang yung panligaw. Una naming date. Una naming date. Ayan ako, hindi natin sa New York, lahat alam to. Pumunta kami sa isang Egyptian restaurant. Ang masarap ang kain. Ito ang pinakamaganda. Tikain kami. Siyempre, papakita ko ng gusto rin. Pagkatapos nung bayaran na, pagbunod ko, wala akong dalawa. Oh! Si Lisa ang nagbayad ng una naming date. Sir, bakit naman? Sabi ko, masanay ko na, Ilocano itong kausap mo. Sabi mo. Sir, baka naman umi-style ka na ng mga panahon na yun. Syempre, no, I forgot. Mga ganun, sir, ha? Baka naman styler na rin yun, sir, noon pa. Testing yun. Sige, tignan ko kung mapapamahal sa akin ito. At talagang baligtad, sir. Kayo talaga nag-testing kay Ma'am Lisa. Kaya gano'n, kaya very... Totoo talaga yung nangyari, sir? Totoo yun. Siya magkatanong mo sa kanya. Hanggang ngayon, hindi niya maintindihan. Anong klaseng date ito? Ako yung babae pa nagbayad. First date yun. At balita ko, sir, mas marami ka parang in-order. Mas marami akong kinain. Kaya wala akong masasabing ganito yung style, Ganun yung nangyari. Ibang-iba talaga. Iba? Hindi yung ordinary iba yung papa-impress? May nakursunadahan ka, tatawag-tawaga mo, papadala mo na regalo. Walang ganun. Walang ganun. It was very unconventional. Opo. Pero sir, no, nakita mo doon, doon mo siya nasubukan, ano? Ay, no. Okay pala to. Oo. Galante. Galante. Okay pala to, galante. Hindi ako mamblema dito. Pero kami magkakaibigan, kami magkakabarkada. Opo. Sabi namin, yung pang first date, dati, para makita mo yung talagang kung ugali, kung masungit, kung yes, mabait, kung cowboy. Makikilala mo na agad. Dadali mo sa medyo estero. Pero Egyptian, sir, maganda na rin. Pagka masyadong maarte. Ayaw mo na. Ayaw, masyadong maarte. Pack up na. Oo. Eto naman si Lisa. Wala, baliwala sa kanya. Dinala mo sa, pero siya naman, Egyptian. Kaya lang, wa pala anda. Wa bread. Wa bread, oo. Pero yun na nga, syempre, no, nabanggit kanina ni sir.
By the way, mga kababayan, please subscribe my channel and hit the notification bell. Ngan kunta san akong makasangkayan sa FB, kasangkayan man sa personal, kunta masubscribe inyo nga channel. Salamat, salamat, salamat. Thank you. Kumusta po kayo? And God bless.